Sigue, ya no lang natin kung how Sige. it will pair. Sige. Thank you. BBM ba mo? Sa Bongga Boss? BBM? Ay, lahat naman yata, BBM na. Okay. Sige, sabay, sabay. Sabay. Simulan tayo. Narito na, 1 minute advance. May quad power, 4x immunity vitamin mineral, taglay ay chlorophyll ng Lagundi Vitex Segundo at malunggay. May non-acidic vitamin C at zinc. 1 minute advance ay support for a healthy immune system. Available in Lazada, Shopee at sa mga leading drug stores nationwide. Mahalagang paalala, ang 1 minute advance ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa anumang uri ng sakit. Narito na, 1 minute advance ay may quad power, 4x immunity vitamin mineral, taglay ay chlorophyll ng Lagundi Vitex Segundo at malunggay, may non-acidic vitamin C and zinc. Available in Lazada, Shopee at sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala ang 1 minute advance ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa anumang uri ng sakit. Welcome to Broadcasters Forum. A weekly analysis of the country's current issues participated in by the country's top radio and TV broadcasters, including friends from the print and social media, with special guests from the academe, politics, and socio-economic arena. Brought to you by the Liga ng Mga Broadcasters sa Pilipinas and PAGCOR, or Philippine Amusement and Gaming Corporation. Good morning! Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome to muli sa isang edisyon ng ating forum na harin sa inyo ng Liga ng Mga Broadcasters sa Pilipinas. Thank you. Isang pangabugado, si Attorney Mico Clavano at sa ikumatawan din ng mga katunog ng BTS. Ito naman ay BG. Ha? Isang BTS, isang BG. Isang BG. Yung BG naman ay Bisaya Youth Partylist. Si Attorney Mico Clavano. Okay, papatid muna natin si Attorney Alex Abaton. Magandang umaga. Good morning, Attorney. Well, yes, magandang umaga, Kalakay, no? Rolly at kina Mico. This is the second time na nagpang-abot mo kami ni Mico sa yung kauna-una ng pagkakataon po dun sa National Press Club, no? Sa lahat po ng kasama natin dito sa Liga ng Broadcasters ng Pilipinas at sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig, magandang umaga po. Mula sa Zamboanga City. Aba! Zamboanga, ang ganda ng signal ninyo ha? Eh, medyo maayos lang eh. Medyo naganap ako ng spot talaga na hindi tayo makakat, no? So hopefully sana magtuloy-tuloy na po ito. Sana nga. Para matapos ng walang problema ang ating forum. Well, maganda umaga rin kay Attorney Mico Clavano ng BG, Partylist. Magandang umaga po. At magandang umaga din, Attorney Alex. Yeah, kagaya po ng sinabi po ni Attorney Alex, pangalawang beses na po ito. Sana nga po na
magka face-to-face na rin ho tayo kasi okay. Hindi na pwede na parang 2D lang yung ramen. Oo. Oh. Hopefully, baka bago mga eleksyon, eh, baka magkaroon lang tayo ng face-to-face forum. Maganda po yun. Sana lakay. Talagang kami lang yata ni Miko ang malakas ang loob na mag-appear sa mga media forum. Okay. Well, ang at nasa linya natin, nasa chat group na natin ang ilan sa ating mga kamasamahan sa liga. Kaya at again, list at sana BTS. Bayani Chuper, Patrice, go ahead. Good morning, Attorney Alex Yaton. Yeah, good morning po. Good morning po. Magandang umaga po. Magandang umaga, Lakay. Magandang umaga sa ating mga kasamahan. Kaya to ni Alex po, no? Ang inyong advocacy ba ay para lang sa mga chuper na namamasada o lahat ng chuper na involved sa kalsada? Well, ano po yan? Meron po tayong tinatawag na inclusivity ng ating programa sa Bayaning Chuper at hindi lang po tayo nakatutok doon sa paghinang ng or pagdevelop po ng ating mga chuper, but even yung mga road users po, ang ibig sabihin po ng mga road users po natin, ultimo yung mga mananakay natin, ultimo po yung mga gumagamit ng ating lansangan, ito po yung mga kailangan ng mga tamang edukasyon, ang kaalaman, no? Dahil alam nyo po, sa Pilipinas, ang pinakamalaking setback po natin, walang-wala po tayo doon sa tinatawag na komprehensibong programa ng ating pamahalaan para isulong yung kaligtasan sa daan. And in fact, isa po dyan sa itinutulak ng Bayaning Chuper, yung pong pagkakaroon ng tinatawag natin na integration ng road safety education sa ating mga curriculum sa DepEd. Dahil dito sa Pilipinas, hindi lang ang pasaway yung driver, ultimo yung mga pedestrian, pasaway din po. Kung minsan, kung kailan pa naman nag-green, saka pa naman sila tumatawid, no? So, kaya po, yan yung mga nagiging kadahilanan ng mga aksidente sa daan. At saklaw po natin, hindi lang po sa chuper, yung tulad ng aking nabanggit, ultimo yung mga senior citizen, LGBT, yung mga PWDs, solo parents. Ako po, personal po silang mga nakapanayam, nakadayalogo, nagkaroon kami ng consultation. So, yung chuper po, hindi lang po tayo limitado sa mga chuper technically po. Kayo po pala ay nanggaling sa LTFRB kung hindi ako nagkakamali. Sa LTO po, sa Land Transportation Office po. Sorry, Land Transportation. LTO. Sa hanay po ngayon ng mga chuper natin, ano sa palagay niyo ang pangunahing problema nila ngayon? Well, lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya, ang talagang pinagdadaanan ng ating mga chuper, yung kanilang struggle, yung kanilang hanap buhay. Medyo ngayon nagno-normalize na po tayo pansamantala, pero kung titingnan mo yan, kung babalikan mo nung kaigtingan ng ating pandemya, sila yung talagang pinakamatinding tinamaan, dahil hanlo, sabi ko nga po, nanlilimos. Even ngayon, pumunta ka ng Balintawak at saka ng Balara, makikita mo may mga nanlilimos na mga chuper, at sa ngayon sinamahan pa tayo ng buti nga nagkaroon pa ng rollback ng presyo ng krudo. Pero nung 3 weeks ago, grabe yung itinaas ng presyo. Kaya yung mga iba, sabi nila, wala na silang naiuwi mga boundary. No? So kasama po yan dun sa pinagdadaanan ng ating mga chuper sa kasalukuyan. Lately po, itong ating government ay mayroong aprobadong subsidy sa mga kanilang diesel at saka gasolina. Pero lately din po, parang pinunaan ng COMELEC ang pagbibigay ng subsidy sa ating mga chuper dahil sa kanilang pananaw ay may mga violation dito. In contrast naman po, talagang patuloy ang paghihirap ng ating mga chuper, lalo na yung mga nagmamaneho sa public utilities. Alam ko na... Suspendido yung ano, ayuda muna. Diba? Oh, suspendido yung ayuda. Oh. Tama po, Uto Lakay, ano? Oh. Alam ko po na kahit hindi pa dumadating ang eleksyon, ang inyong damdamin ay para sa chuper. Ano po ang maitutulong ninyo para dito sa kasakulukuyang problema na sinuspindi ng COMELEC ang ayuda, no?
si Presidente, parang sabi niya, parang ayaw niyang pakialaman siya ng COMELEC along this line dahil mabigat na economic problem ang kinakaharap po natin ngayon. Kayo ba bilang talagang tagapagtaguyod ng mga chuper natin, ay meron kayong binabalak na legal na hakbang nang sa ganun ay ma-stop itong ginagawa ng COMELEC na temporarily ay in-stop muna itong subsidy. Hindi na siguro makakapagantay ang anay ng ating mga chuper dahil matagal na rin silang nagihirap. Well, ano po, nandyan po si Miko, pareho po kaming abogado. Alam naman po natin na ngayon nasa election period po tayo. Tama po yung kung titingnan mo, may mga prohibition under the omnibus election guidelines po pag ganitong election. Pero ang sa akin naman siguro, dapat natin tingnan na hindi naman ito expected na nung pumasok itong crisis ng krudo, hindi naman namimili ng panahon ito. Nagkataon lang siguro na election, pero dapat siguro ang manaipad yan, tingnan natin na ano nga naman pag-aantayin mo yung mga chuper. May kasabihan nga tayo sa Pilipino na anin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Diba? So I think this is one area na tingnan natin kung paano natin not necessarily relax yung ating batas pagdating dun sa mga COMELEC rules and regulation. But I think this could be one of the exception to the rule dahil nga po dun sa pangangailangan. Kada araw na nasususpindi yung ganyang intervention ng gobyerno, ang kawawa po dyan yung maliliit na halos hindi na po makakain. No? So I think this is one area na dapat magkaroon ng representation. Again, dito pumapasok yung sectoral representation. Unfortunately, sa Congress, wala naman nagtutulak ng mga ganitong klaseng pananaw. And ako, personally, dapat tama yung ano ng presidente na hindi mo dapat tinahantay dahil ito naman, hindi naman namimili ng panahon. Nagkataon lang ito na ngayon kailangan ng tulong. Baka ang mangyari dyan, natapos na yung election, yung mga taong dapat pakinabang nung programa ay wala na rin. No? So I think yun yung aking magiging position doon. So supportahan po natin kung ano yung para sa mga chuper. Kung ito po ay may tuturing na constitutional question, wala ba kayong balak na magsampa sa Supreme Court ng intervention para mabigyan ng ano, matulong itong ating mga chuper? Alam ko, pag kayo po ay naghain at nakita ng mga chuper natin ang inyong simpatya sa kanila, ay siguradong landslide po kayo. Well, tingnan po natin how it will play out. No? But ang sinasabi natin, tulad nung kanina, may mga batas na umiiral ngayon under the election period. But kung may mga magtutulak ng ganong klase pananaw, suportado po natin yan. Salamat po, Attorney Ayaton. Ano? Kay ating asyang bisita naman ay... Bisaya yun. Maing buntag sa imo, bay. Maing buntag, sir. ako taga Pikit Cotabato ako. Ang salita sa amin, dominantly ay Bisaya po. Bisaya. Oo. Ngayon ay talagang maswerte tayo mga Bisaya dahil ang presidente natin, Bisaya ngayon eh. Oh, diba? Oo. Parang naging spark sa ating hanay ng mga Bisaya na lumantad tayo at magbigay ng liderato sa ating bayan. Ano? Bilang nominee no ng ating ano ng ating party list no. Atin na yan eh dahil Bisaya good no. Atin na yan. Kayo ba ay pabor na banggit mo na federalismo? Kayo ba ay pabor sa federalismo? Opo, actually po yung gusto po natin mangyari yung mga batas po na ipapasa po natin sa Kongreso kung hopefully makaupo tayo doon, ay lahat po ay patungo sa decentralization muna, which is a step towards federalism. No? Kaya po, ang gusto po natin para magkakaroon tayo ng parang proof of concept na kung saan i-decentralize po natin muna yung mga services ng mga national government, idala po natin sa mga probinsya, sa ating mga LGUs,
kagaya po ng ginawa ni Senator Bongo sa Malasakit Center na gumawa po siya ng one-stop shop. Gusto po natin na marami po tayong one-stop shop na around the country na madadala niya po yung mga services po na mas efficient at mas effective yung ating mga programs and services na talagang umabot po sa mga tao natin dito sa Visayas at Mindanao. Napakaganda po ng programa ni Senator Bongo. In fact po, pag nagsasalita po sa mga caucuses, talagang ang dami po na benepisyohan dito sa Malasakit Center, no? At medyo simple naman po yung concept niya, no? Yung pagdala po ng medical services, free medical services dun sa ating mga kababayan sa mga sa Visayas tsaka Mindanao. And then ultimately po, pag nakita natin na gumagana itong programa at gumana po yung decentralization, hopefully ma-realize po ng mga tao na ito ay ma-realize ng mas ano pa, mas fully yung federalismo. Kaya po, yun talaga po ang goal natin. At natutuwa po ako sa pag-ikot ko, marami pong may alam na sa federalism, no? Maganda po yung naging programa ni President Duterte kung saan talagang in-educate niya yung mga tao tungkol dito. Hindi lang po na natuloy yung ating con-con para ibahin po ang constitution para maging federalismo po ang ating ano, ang sistema po natin. Pero nandiyan na po ang education, nandiyan na po ang idea. Kaya po ipapagpatuloy po natin ang awareness po dito at hopefully sa ating mga programa, sa ating mga batas na ipapasa ay talagang ma-realize po ng tao na ang pinakamagandang sistema para sa atin ay federalismo. Alam niyo po, actually marami po tayong kultura dito sa Pilipinas eh, no? Sa Leyte alone, pag nasa Southern Leyte, puro Bisaya po 'yan. Pag umangat ka na po sa province of Leyte, ang dami na pong Waray. And with language, with a different language po, comes a different culture. Kaya po, sobrang sakto po yung ating federalism na system dito sa Philippines. Kasi po, magkaiba na po tayo ng lengguwahe, magkaiba na po tayo ng kultura. Kaya po, let us give ourselves a chance, no, to govern ourselves. Na hindi lang tayo nakakasalalay sa national government. Pagbaba po ng IRA, napakaliit na lang po ng allocation natin, no? Kaya po, yun talaga ang feeling kong, at yun po talaga ang plataporma ng BG Party List na mag-decentralize muna tayo as a way, as a first step to federalism. Attorney, siguro statistically may percentage ka kung ilan ang Bisaya sa Pilipinas. Mga ilan lang Bisayan population sa ating bansa ngayon. Ano po, tayo po yung pinakamarami, no? I think it's at about 60% of the population already. Kaya po, talagang it's about time. Nung sinabi mo po kanina na ngayon lang po tayo nagkaroon ng presidente na galing Visayas or na Bisaya, yun po ang nagpa-empower sa atin. Yun po yung nakaka-realize din na ang dami po na nating kapatid, no, sa Visayas at Mindanao na hindi masyadong pinapansin nung, syempre, alam naman natin na may tinatawag na Imperial Manila. At yun po ang naging sitwasyon natin, mga Bisaya, na hindi tayo masyadong na-empower. Pero ngayon na may presidente tayo na Bisaya, mas engaged po tayo kasi nakaintindi po tayo ng Bisaya. At yung syempre yung pag jokes niya, 'di ba, yung humor niya pang Bisaya din talaga. Kaya alam natin na dito sa administration natin nagkaroon ng buhay po ang Bisaya, at yung BG Party List po ang gusto natin ipagpatuloy yon na hindi na ulit tayo mapapabayaan ng gobyerno. Antonio Miko, ang joke nga dyan eh, kami mga Ilocano pag dumating ng Manila, bus-bus lang. Pero ang Bisaya,
pag dumating, barko-barko. Kaya nga po eh. At yun nga ho yung nangyayari, di ba? Dahil wala masyadong oportunidad dito sa ano, sa Visayas at Mindanao, talagang napipilitan tayo pumunta ng Manila. Eh nangyayari madalas eh hindi naman sila nakahanap dahil napaka-congested din naman pala sa Manila. So nangyayari yung mga trabaho nila hindi din maganda, yung buhay nila hindi naman gumaganda. Kaya yun talaga ang gusto natin, dali natin yung oportunidad dito sa Visayas at Mindanao. Okay. Last question ko lang kay. Yes, yes. If you don't mind, attorney, pwede bang malaman kung sino ang sinusuportahan ninyo, president at vice president? Opo, actually, last week po, nag-announce po tayo sa BG party list na ang sinusuporta po natin ay si Bongbong Marcos and Sara Duterte. Thank you, attorney. Thank you. Thank you. Okay na, Tol? Okay na, okay na. Okay. Sige. Attorney Sal Panayno, ito na yung itinilin natin. Sir. Yes, sir. I'm here. Okay na po. Hello, Tony. Good morning. Naka-off yung video mo. Naka-off yung video mo. Yan, okay na. Okay na. The singing lawyer. The singing candidate. Ha? Kayo lang yata ang ano, parkado pagkanta, Tony. Welcome. Good morning. Good morning, Lakay Rolly. Yes, sir. How are you? Well, I'm tired. Tired going around. Nakakapagod eh. Every time po sa kampanya eh, kumakanta kayo? Yes. Palagi nila akong pinapakanta ng sana'y wala nang wakas eh. mukhang naging trademark nyo na yung sana'y wala nang wakas ah. Ha? Oo nga. Kumabit na yata sa pangalan ko eh. Oo. Kung si Atty. Harry Roque, yung kanyang TikTok, ikaw naman, yung iyong kanta. Ha? Eh, siguro nga. Okay. Balitan mo kami. How's the campaign? How's the campaign, Atty.? Well, it's tiring but very inspiring. You meet a lot of people. You get to know their concerns. Marami silang hinihinging mga problema nila sa buhay. Eh, ako naman, nakaredy na yung aking mga proposed legislation dyan. Oh, okay. Very good, very good. Ang tanong ko ngayon eh, what are the chances of Attorney Panayno getting into the Senate? Well, sa survey ng SWS, nawawala ka, Tony. Parang hindi ako lumabas. Pero hindi pangalos sa winning slate. Okay. Sabi ko doon sa SWS at sa Pulse, hindi lumalabas ang pangalan ko sa winning. Pero sa mga independent surveys, lumalabas ang pangalan ko. Okay. Ang tanong eh, naniniwala ka ba sa mga surveys? Well, based on previous surveys, meron, di ba last kailan ba yun? 3 years ago. Hindi ba yung mga nandun na 3-4 na senador na nanalo, hindi naman nanalo. Pero nasa winning slate sila. Nasa gitna pa. So, alam mo, maraming hindi nakikita ng survey. Itad lang yung respondents mo. Eh, kung umiikot ka sa buong Pilipinas. Ikaw ba, Rolly, na ano ka na? Na survey ka na ba sa buong buhay? Hindi pa. I'm 65. Hindi ko pa naranasan ma-survey. Kahit minsan. Kaya ako eh. Eh, hindi ko nga alam kung saan nila kinukuha yung mga survey nila eh. Okay. Kasi kahit na sinong tanungin ko sa mga kilala ko, kamag-anak ko, kaibigan ko, wala. Never naman daw silang na-survey. Kaya until now, I'm wondering where in heaven's name do they get their respondents? Sabi nila pinagkukuha yun. Kaya nga, Tony, may panukala na kung pwede ba i-ban na yung mga surveys kasi... Definitely. Pag ako naging senator, ibaban ko na. Mind conditioning, yan. Oo. So would ibaban, you... Ibaban na natin yan. Oo. Okay. Ang ating mga kasama sa liga, magtanong na kayo. Sige, kaya Tony Panero. Milo, tara. Milo.
Attorney, good morning po. Yeah, good morning. Good morning. I was fortunate to cover your speech sa Pangasinan. Kung naalala niyo po, kasama niyo po si Bishop Nilo Tayag. Ah, okay. Yes. Nandun po ako and I covered you. Binabati ko rin kayo dahil maganda yung inyong kuan, inyong ano sa yung ginawa ni Anthony Castelo na panilo ay panalo. Maganda nga yung kanyang ginawa. Kaibigan po natin si Anthony Castelo. Anthony, ang gusto ko sanang marinig sa inyo, yung analysis niyo sa present political situation, including itong mga nangyayaring shifting ng mga political parties, mostly mga political parties na hati sa dalawa, yung isa pupunta sa isang presidential candidate, pagkatapos lilipat na naman sa kabila. Ano po masasabi niyo dito sa political situation natin ngayon? Eh kasi alam mo sa akin ordinary yan, naghahanap sila kasi ng panalo. So they tend to associate or ally themselves with candidates they perceive winning. Kung talo sila, sa tingin nila matatalo sila. Yun ang nakikita ko diyan. Pero masyado na kasing yung lead ni BBM sa kanisala masyado nang malayo. At saka hindi, I'm not talking on the survey ha. Yung survey parang guide lang sa akin yan. Ang tinitingnan ko, yung mga pag-ikot ko, talagang lahat ng mga pinupunta ko, they're all flashing B-sides, they're all telling me BBM tayo, puro ganun eh. Pag tinatanong ko yung, alibaba, sa crowd of 300 to 1,000, 200 to 7,000, guys, sa Pampanga, pag tinanong mo sinong presidente, BBM sinasagot. Pag vice, Sara. Mahina ata yung... Mahina signal. Mahina signal ni Atty. Mukhang wala na sa malakad niya, kaya mahina ng signal. Talaga. No, real. Yes. Wala ka na yan sa kanya eh. Attorney. Alam mo ang nakikita ko, hindi katakataka na si BBM sa kasi Sala ay very much ahead. Kasi yung mga Duterte supporters will naturally gravitate to BBM and Sala. One, nandun dati. So, dati ka nang merong ano ron, grupo. Pangalawa, si BBM kasi, among the other candidates, siya lang ang hindi bumabanat kay Presidente. Siya lang ang pumupuri kay Presidente. Siya lang ang nagtananawagan ng pagkakaisa na yun din ang panawagan ni Presidente mula sa buwan. And most of all, siya nagkukumit that he will continue with the reforms made by the President. Itutuloy niya lang ang pagbabago. Eh kung supporter ka ni Presidente Duterte, wala kang ibang pupunta kung hindi ka Bongbong at Sara. Hindi ka pupunta sa iba. Kasi yung iba, eh puro kontra kay Presidente Duterte. Hindi nga naniniwala sa kanya. Mali daw lahat ang ginawa niya. O eh kung ikaw naman Duterte supporter, where will you go? Siyempre doon na sa pumupuri kay Presidente, nagko-commit na itutuloy niya pagbabago at nananawagan ng pagkakaisa. Kaya tinatanong nga ako, kung kailangan pa ng endorsement ni Presidente, hindi na ako kailangan kasi masyado ng obvious. Ang body language ni Presidente, he will be comfortable for a Duterte-BBM tandem win. Kasi nga, hindi ba gusto ni Presidente, marami siyang reforma, eh, siyempre gusto niya yung kandidatong mananalo, itutuloy yung kanya, hindi yung mga kaaway niya. Di ba? So you don't need an endorsement from the President. Kasi yung mga supporters talagang pupunta yung dalawa. Wala nang iba pupuntahan. Attorney? Yes. Initially, yung siguro last year, no? Ay, yeah. Kayo ang parang may proposal for the purpose of continuity of the administration ni President Duterte na ang magandang tandem ay Duterte. Eh, kung alam mo, bakit po sa tingin niya hindi natuloy po ito? Na ganito.
Kasi sabi ko nga sa kanya, kung naniwala kayo sa akin, Duterte, tapos na ang ball game. Ang problema, yung magama, somehow, they felt na political suicide yon kasi hindi rin tatanggapin ng tao. But sinira ko yung argumento nilang yun. Sabi ko, unang-una nga ako, yung Duterte is not even my original. Kayo nag-start yung Duterte sa Davao. At walang nag-question. Wala nga lumaban sa inyo. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan niyang performance. Yung argumento niyo na iba yung Davao situation at national situation. Sabi ko, maling-mali kayo doon. Yung linyang yan, linya ng mga kalaban niyo yan. Hindi ko maintindihan bakit ina-adapt niyo yung linya ng kalaban na it would be political suicide at saka isa immoral, illegal. Hindi. Of course not. Sabi ko, the issue in the election is governance. Meron kayo parehong record. The Filipino people couldn't care less whether you are mag-ama, magkapatid kayo, magkamag-anak kayo. Ang pinag-uusapan, ikaw ba magiging matapat sa tungkulin mo? Yan bang record mo nagpakita ng katapatan? May mga ginawa ka ba para sa amin? At may gagawin ka pa ba? Yun ang katanungan. It doesn't matter whether saan yung planeta ka galing or magkamag-anak kayo, mag-asawa kayo, o mag-ama o mag-ina kayo. Yan ang linya ko ever since. Unfortunately, yung dalawa, nakinig sa linya ng kalaban. Napaniwala sila. Kaya hindi sila tumakbo. Attorney, ang isang mainit na issue ngayon laban kay BBM ay itong estate tax. According to the opposition, mga 308 billion. Pwede bang bigyan nyo kami ng legal opinion nyo dito, tungkol dito sa sinisiwalat nilang paninira kay BBM? Ganito po yan. Unang-una, I don't think, kasi sinasabi nila ayaw bayaran. Hindi yun ang posisyon ni Bongbong Marcos. Ang posisyon niya, I think, is very clear. Magbabayad siya ng estate tax, pero not the assessment that you have made for the following reasons. Number one, I didn't receive that assessment. Number two, merong mga pending na mga properties involved na hindi mo malaman kung kanino yun. Number three, kinumpiscate nyo yung mga properties na sinasabi nyong amin. Pero at the same time, sinasabi nyong hindi amin yan, kaya nga yan yung kinumpiscate eh. So kung kinumpiscate nyo, paano naging amin yan? At kung hindi amin yan, ba't kami magbabayad ng estate tax? Ba't nyo isinama yon sa mga ari-arian na supposed to be amin? Eh sinabi nyo nga, hindi amin yan. Kaya, sabi ko nga sa statement ko, pag-aralan po natin, while it is true na final in executorio, sinasabi yun, kasi ang nangyari kasi dyan, dahil wala sila sa Pilipinas, dinamatay ang Presidente Marcos. So ang ginawa ng Korea administration, sila ang nag-assign sila ng BIR na kayo ang magbigay ng assessment. So in-assess. Nagbigay sila ng amount, 23 billion. Tapos ang ginawa nila, pinadala nila doon sa bahay, dito yata sa may Pigibala. Wala naman tao doon. So madali sabi, connection problem. Tol. Wala na ako sa sumala kanya ngayon. Baka sa probinsya siya, attorney. Natanggap noon, attorney. Ayan na. Nag-file ng intervention si... Si Bongbong Marcos. May probate court pa. Nag-uusapan pa nga kung ano yung mga properties na iniwan. Eh sabi naman ng Court of Appeals na in-affirm naman ng Court of Suprema. And then, final in executory niya, no? Hindi natin pwedeng buksan. Eh sa tingin ko, yung ganong ruling, hindi yung consistent sa mga ibang ruling ng mga panahon. Eh di ba yung conviction noon, sino ba na convict noon? Sila General Bell? Di ba binuksan nila yon? Maraming mga kaso na kahit na final in executory, binubuksan uli ng Korte Suprema ang kaso. I think, The issue is very elementary or simple. The issue is, has there been due process? Nung nag-assess ka ba, nanotisya mo yung respondent o si Bongbong Marcos?
Kasi kung hindi naman niya natanggap yan, how can you expect to contest it? Wala naman sila rito. Hindi ba? Pangalawa, oh, ito pala importante. Hindi ba sinasabi nila, ba't hindi ka nagbabayad? O oh, yung gobyerno natin yan, bakit hindi kayo kumukolekta ng estate tax? Final and executory. O yung tanong ko naman, yung final and executory yan, yan ay ginawa sa panahon ng administrasyon ni Pinoy. 6 years siyang naupo, ba't hindi niya nakolekta yan? At tapos ngayon, sinisisi niyo yung administrasyon ni Duterte na hindi kinokolekta. Eh, 6 na taon yung dati na yan nandyan eh. Ba't ninyo kinolekta? Hindi po ba? O yan ang katanungan yan. Thank you po, Atty. Si Kit Kilatis na naman.